Will you reveal yame abay binabatikos ngayon ni Ms. Christy Permin sa kanyang pagtakbo no sa bilang senador ngayong 2025? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube, will you reveal yame declare that he's ready to run for senator this in 2025 midterm elections as he hopes to be a public servant who's dedicated to serving his countrymen? Reveal yame express his intention to run for senator during a prayer rally in Davao City last Sunday, January 28, where he recalled that he had previously been offered by the President Rodrigo Duterte and Senator Christopher Bongo a spot in their party senatorial lineup. So, dahil po dito, Willie Revillame said that he had to turn it down due to contractual obligation with the show Wawa Win. Last March, 2 years ago after the COVID-19 pandemic, pinatawag po ako ni Senator Bongo at ng mahal na Pangulo Rodrigo Duterte at ako ay kinausap nila sa Malacanang. Yun po yung pinatatakbo nila ako bilang senador. During that time, meron akong programa sa GMA, yung Wawa Win, sabi niya. Ayon pa kay Mr. Willie Revillame, sinabi niyang mahal na Pangulo, meron to po akong kontrata at hindi ko pa po kaya. Paganda na po ako pag-iisipan ko, sabi niya. Kung anong nasa puso mo, sundin mo. Kung anong nasa isip mo, yan ang sundan mo. Hindi po nila ako pinilit, he further added. Last March, 2 years after the COVID, Senator Bongo and beloved President Rodrigo Duterte ay talagang sa mga nagpo-pursue, sa talagang tumakbo itong si Mr. Willie Revillame sa darating na eleksyon. The TV host said his decision was made after long days of prayer and deep thinking and deep consideration per Duterte and Ghost Trust. Nagdasal ako at hindi ako nakatulog at naluluha ako dahil isang karangalan sa katulad kong TV host na alukin ng isang presidente ng Pilipinas na magsilbi sa bayan. Ang sabi sa akin, mahal ka ng tao, parehong tayong mahal natin ang mga kababayan natin. Kailangan ka namin sa Senado, he continue. Nung sinabi niya yun sa akin, sinabi kong kailangan hindi ko kayo mapapahiya. Kaya ako tumanggi sa inyo. Sabi mo sa akin, saludo ako sa'yo, Willie, dahil sinunod mo ang puso mo. So ganito nga yung naging sagutan sa interview nga ni Mr. Willie Revillame matapos siyang tanungin kung ano nga ba talagang naging isa sa mga parang naging dahilan para po talagang tumakbo siya bilang isang senador dito po sa ating Pilipinas. During his speech, Revillame said that being a public servant, it's about serving the country and not letting their ego take over their responsibility. Dapat hindi politiko ang tawag sa mga nagsisilbi sa bayan. Dapat ang tawag sa kanya ay publiko servisyo or public servant. Dahil kapag nahaluan ng politika, nandyan ang away, nandyan ang ego. Ang sarap ng isang bansa na walang nag-aaway, walang kulay na pinipili. Nagkakaisa at nagmamahalan, he said. Ipinagdasal ko itong mabuti. Kung ano po ang desisyon ninyo, palagay ko handa na ako. So dahil po dito ay naghain na nga ng kanyang kandidatura bilang isang senador, si Mr. Willie Revillame, na agad naman na binatikos ni Manay Christy Permin sa kanya pong channel. Panoorin natin ito. Pero yung sinabi niya doon, madami-dami mong batas na pila ihirap yan, hindi ako nasusunod. Ilang presidente pa nagdaan, ang dami na nila pero nagbago pa, kabuhayan, mga Pilipino. Mahihirap pa rin, sabi niya. At yung batas daw, kapag daw hindi niya napapasa, sabi ba, mataas at mababa, oh, na kongreso, diba? Mag-aari yan eh, hindi na pwede pumasa o hindi. Nagpapunduhan niya na yan, diba? Ang sabi niya, hindi diretso daw niya sa pangulo. Uy, yung batas na kanyang gagawin, talagang pangulo naman daw ang nasusunod. Siya mababauso? Ay, ano to, ibabypass? Sa ibang pagkakataon? Diba? Ibabypass niya yung Congress. Diba? Nakakatawa. Ang dami. Kasi simula pa lamang ko, unang araw ng kanyang pansusunitay ng COC. Kami namin sinabi kagad. Siguro na yung dahil mas masalas ko yung pangunin ako na isin dahil sila. Nakuna pa talaga, naglakad na lang ako. Hindi ako nasabi ng kanya. Totoo yun, totoo yun. Saka kami naman po, meron mga magsasabi. Yan, ugalit lang tayo kay Willie Revillame, kaya kay kanya. Hindi po eh. Siguro po, meron din naman kaming pananagutan sa ating bayan na itataas naman po natin syempre pa yung kalidad ng politika ng Pilipinas. Diba? Na yung mga malalako, yung nakulang, kung na naman natin. At si Willie, saan sobra, anong sabi ng malalako? Yung di pwede ang pikon. Kaya pa sa Senado. Sa isang programa nga ni Ms. Christy Permin, sinabi niyang itong si Willie Revillame may papasok sa mundo ng politika nang walang armas. Hindi mo alam kung anong kanyang plataforma, kundi ang magpasaya lamang at magbigay ng tulong sa mahihirap sa ating kababayan. Dahil meron po kasing isang interview, itong si Mr. Willie Revillame, kung saan tinanong po siya kung ano po yung kanyang plataforma sa pagtagpo niya bilang isang senador this coming election sa 2025. Yan ang komento ni Nanay Christy Permin sa programang Christy Per Minute last Thursday, October 10 sa 92.3 Radio True FM. Lokang-loka nga daw di umano si CFM or Christy Permin host na kasama si Romel Chica sa biglaang pag-file nga di umano ni Mr. Willie Revillame ng kanyang Certificate of Candidacy noong October 8 sa pagkasenador para sa darating na 2025 midterm election. Pagkatapos kasing mag-file ni Willie ay maraming taga-medyang nagtanong sa kanya kung ano ang mga naisip niyang batas na isusulong at kung ano ang plataforma niya. Nagulat ang lahat sa sagot ng Will to Win host dahil wag daw siyang madaliin dahil nakaka-file lang niya ng kanyang Certificate of Candidacy.
Ayon pa sa kasamahan naming nakarinig ay nagkatinginan na lang daw ang lahat sa sinabi ni Willie dahil sa namumukod-tanging siya lang ang kandidato na tila naninermon pa dahil minamadali siya sa mga plano niya. Reaksyon ni Rani Gracie, huwag daw siyang apurahin kung ano ang plataforma. Abay sus Mariose, huwag kang apurahin, eh bakit ka pumasok? Laging dahilan ni Willie ay gusto niyang makatulong sa mahihirap lalo na sa mga matatanda or senior citizen. Sabi niya, alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, most malay na litanya ni Willie Rebillame ang pagtulong sa mga matatanda. Walang pambili ng gamot, walang pagkain sa hapag. Asan ang batas? Bakit hindi ka nakaanda? Anong plataforma mo? Anong gusto mo lang? Gusto mo lang naghahalak ka ng mga Pinoy dahil sa pinatatawa mo at binibigyan mo ng pera kaya kumakain at may pambili ng gamot, sabi ni Christopher Min sa kanya pong channel. Dagdag pa, hindi pa man gumugulong ang kumpanya, marami na siyang kaaway. Kaya nasabi ito ni Manny Christie dahil masyadong matalas di umanong dila ni Willie sa pagsasabi ng hindi ko kailangan ng pera, hindi ako magnanakaw, takot ako sa Diyos. Unang-una, sinong taong namubuhay sa mundo ang bluntly ang makapagsasabi ng hindi ko kailangan ng pera habang nabubuhay tayo? Meron tayong pangangailangan at isa dyan ay ang ating pagkakakitaang pera. Pangalawa, hindi ako magnanakaw. Ngayon pa lang hindi pa rumaratsa ng kampanya, ang dami na niyang kaaway. Parang sinasabi niya rito na hindi ako magnanakaw. Ano yun, patalikod na sinasabi ang ibang politiko ay magnanakaw. Sabi pa na, takot ako sa Diyos. Ito ang interpretasyon ng ating mga kababayan. Bakit mga magnanakaw lang bang takot sa Diyos? Dapat pati na rin yung matatali magsalita at uhaw sa kapangyarihan. Di ba kung anong ginagawa natin sa kapwa ay para na rin nating ginagawa sa Diyos? May nabanggit pa nga si Romel Chica, sabi raw ni Willie kapag gumawa siya ng batas ay hindi na niya ito idadaan pa ng Kongreso at Senado kundi diretso na kay Pangulong Bongbong Marcos dahil siya naman daw ang may last say. Napakarami raw kasing batas na aprobadong hindi naman daw lahat nagagamit. Habang nakikinig kami sa kwentong ito ni Romel Chica ay napapaisip nga di umano na pagod at puyat kaya si Willie dahil wala siya sa sarili ang mga sagot niya. Sabi nga nila, i-wait na lang daw di umano natin kung ano ang platforma niya. Baka naman may mas maganda pa siyang suggestion. Pero kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEds TV. And also, I have my TikTok account which is DarEds TV. Pwede niyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!